Magandang labandera, madalas ikaman ng amo. Pero paano kapag nahuli sila ng asawa nito? Magbagong buhay pa kaya siya? Hello Ate Kat, magandang araw po sa inyo. Itago mo na lang po ako sa pangalang Angel. 36 years old na po at may tatlong anak. Ito pong istoryang ibabahagi ko sa lahat ay ang karanasan ko noong kadalagahan ko na hindi ko kailanman pinangarap. Nagkasala po ako, hindi lang sa batas, kundi sa mata rin ng Diyos, sa mata ng lahat ng tao. Ibabahagi ko rin ito dahil alam kong maraming mga tao ang makaka-relate. Sana'y makapagbigay ito ng aral sa lahat. Tapos po ang aming pamilya, kaya kahit ako lamang ang natatanging anak nila Papa, ay napahinto ako sa pag-aaral. Anak! Wala na tayong pera. Wala na akong trabaho. Lahat ng pera natin ay napunta sa lahat ng gastusin ng Papa mo. Hindi ko na alam ang gagawin. Naiiyak na sabi sa akin ni Mama. Nasa kusina kaming dalawa, nagluluto para sa mga dumadalaw kay Papa. Patay na po ang ama ko sa panahong iyon, Ate Kat. Namatay po siya sa heart attack. Sumaya kasi ito ng husto noong nagkakwentuhan sa dating kaibigan. Bawal po kasi siya ang makaramdam ng sobrang emosyon dahil natitrigger ang puso niya. Dead on arrival na po siya noong nadala namin sa ospital. Naiiyak kong niyakap si Mama. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito lang po ako para tulungan ka sa lahat ng laban. Nandito lang po ako, Ma. Sobrang bigat ng aking puso, ngunit ibinuhos ko na lamang iyon sa aking yakap. Ilang minuto kaming nagyakapan at binuhos lahat ng nararamdaman bago humiwalay si Mama sa akin at tiningala ako. Mas matangkad kasi ako sa kanya. Paano ang iyong pag-aaral? Malapit ka nang makapagtapos ng third year college. Kailangan mong tapusin ang kurso mo. Puno ng luhang tanong niya sa akin. Pinunasan ko ang luha sa kanyang magkabilang pisngi at umiling. Hihinto na po ako, Ma. Kahit man gusto kong tapusin yun ay may mga project rin na gagawin. Medyo malaki-laki ang bayarin at sayang yun sa pera. Magsasalita pa sana ito, pero naunahan ko siya. Ma, kahit na puuutang tayo para pang tustos nyon, ay mas mabuti pang ipangkain na lang natin yon sa pang-araw-araw at ipangbili ng pangangailangan natin. Pagpupumilit ko. Sigurado ka ba riyan, anak? Baka napipilitan ka lang. Nangingilid ang luhang muling tanong ni Mama, Ate Kat. Bumuntong hininga ako at pilit na ngumiti sa kanya. Ma? Okay lang po sa akin. Gusto ko pong makatulong sa inyo. At saka, mag-aaral din naman ako ulit kapag may maiipon na akong pera. Saad ko at niyakap siyang muli. Sa katunayan, Ate Kat, sa panahong iyon, walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa future ko. Natatakot ako na baka hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral dahil wala rin kasiguraduhan na makakapag-aral pa akong muli. Gustong-gusto ko ring makapagtapos ng kolehiyo at maging isang ganap na guro. Gusto kong magturo ng magandang aral sa mga kabataang nangangailangan ng edukasyon. Kaso nga lang, iniisip ko noon na hindi iyon mangyayari. Simula nang mailibing ang Papa ko, nagsimula akong tulungan si Mama. Nag-apply ako ng trabaho, ngunit halos tinatanggap ng lahat ay college graduate. May tumatanggap naman sa akin pero dapat ay stay in at iyong maging yaya. Hindi ko naman iyon matanggap dahil gusto kong nasa tabi lang ako ni Mama. Ayoko na kasi siyang iwan, Ate Kat. Dahil tumatanda na ang Mama at kailangan na niya na may taong magpapalakas sa kanya araw-araw. Napapansin ko rin kasing dahan-dahan na siyang nanghihina simula noong namatay si Papa.
Alam kong mahirap man tanggapin ang lahat, pero hindi tayo makakapag-apak sa susunod nating paksa kung mananatili tayo sa nakaraan. Dahil sa wala akong choice, pinatos ko na ang pagiging labandera. Kahit papaano ay makikita ko pa rin si Mama pagkatapos niyang magtinda sa palengke. Angel, tumatanggap ka pa ba? May magpapala ba kasi bukas? Baka kasi fully booked ka na. Napataas ang tingin ko sa nagsalita. Si Manang Lila iyon na nakabistidang pambahay pa. May dala itong pamaypay. Hindi ko pa po alam, Manang. Tinitignan ko pa po bukas. Sino po ba ang magpapala ba? Tanong ko habang nagkukuskos ng labahin. Nako, Ineng! Kilala mo ba yung poging lalaking sinasabi ko sa'yo? Tanong nito. Napakunot ang noo ko at inalala ang sinabi niya, Ate Kat. Opo, naalala ko po yun. Siya po ba yung magpapalabas? Nakangiting tanong ko. Tumangutango ito. Oo, iha. Matagal na kasi yung naghahanap ng magpapalaba dahil mahal nga ang magpa-laundry. Gusto ko sanang ang anak ko yun kaso tumanggi. Hindi kasi alam na gwapo si Sir. Umirap pa si Manang na tila iritado sa kaniyang anak. May sinasabi kasi si Manang Lila sa akin tungkol sa lalaking pogi sa kabilang kanto. Ate Kat, may asawa na raw ito. Ngunit nasa Maynila nga nagtatrabaho. Hindi raw ito sumama dahil may maliit silang tindahan dito sa Ilocos. Ayaw niya naman daw iwan dahil sayang. Lalo pa at malaki ang kita nun dahil ang daming bumibili. Baka magbago ang isip niya kapag nakita ang lalaki. Baka magbago ang isip niya kapag nakita ang lalaki, Manang. Baka agawin pa sa akin ng mga damit at siya na ang maglalaba. Natatawang bulalas ko. Nako, kilala mo naman yun. Taong bahay. Hindi niya makikita si Sir bukas dahil magbe-beauty sleep buong araw. Nako, talagang batang yun. Pabigat. Nakagraduate na nga ng kuleyo. Ayaw pa rin magtrabaho. Diyos ko! Natawa na lamang ako habang nakikinig sa rants niya. Ganoon naman kasi siya palagi, Ate Kat. Nagre-reklamo sa anak niyang halos ayaw nang lumabas ng bahay. Hinahayaan din naman niya ito sa gusto. Nang matapos ang buong araw na paglalabas sa araw na iyon, ay pabagsak akong umupo sa hindi kalakihang lumang sofa namin. Sobrang sakit ng katawan ko noon dahil ang dami kong nilabhan. Ate Kat, buti na lang talaga ay natapos ko iyon bago umulan. Sa labas pa naman ako naglalaba. Oh, anak, tapos ka na? Napalingon ako sa may pintuan nang marinig ang boses ni Mama. Nandoon na pala siya habang may hawak-hawak na supot. Tumayo ako at lumapit sa kanya upang magmano. Ma, kumusta? Maraming bumili? Mapait siyang ngumiti, kaya alam ko na kung ano ang sagot niya, Ate Kat. Ay, maliit lang anak. Alam mo namang maraming kakompetensya sa palengke. Hirap makabenta. Lalo pa't mas mababa ang presyo at maganda sa kabila. Walang buhay niyang sagot. Kahit nalulungkot ay pilit akong ngumiti. Ay, sus ma, okay lang yan. At least may kita ka, di ba? At saka, maraming nagpalaba ngayong araw, kaya malaki-laki ang kita ko. May pambahid na po tayo ng kuryente, kaya huwag ka nang mag-alala. Marami rin bibili sa'yo bukas. Promise yan. Pagpapalakas ng loob ko sa kanya. Kain na po tayo. Anyaya ko dahil mukha siyang pagod na pagod. Hindi siya nagsalita at tanging tangulang ang sinagot sa akin, Ate Kat. Kinabukasan ng araw na iyon ay araw na naman na maglalaba ako. Wala kasi akong pahinga kahit isang araw, Ate Kat. Kailangan talaga ng pera, kaya kahit pagod ang katawan ay sige pa rin ng sige. Angel! Iha! Nandito na yung sinasabi ko sa'yong magpapalaba!
Rinig kong sigaw ni Manang Lila mula sa labas ng bahay. Nagkakape kasi muna ako sa kusina. Mabilis akong tumayo noon at lumabas sa maliit naming bahay. Nakita ko si Manang Lila na may kasamang isang lalaking nakakulay abo ang damit at nakasweet pants. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko ang lalaki. Halos hindi na ako makakilos sa aking kinatatayuan nang makilala ito. Siya lang naman ang lalaking unang minahal ko, Ate Kat. Hindi naging kami, pero niligawan niya ako. Ngunit isang araw ay bigla siyang nawala ng parang bula. Oh, andyan ka na pala! Ito pala si Elmar, iyong sinasabi kong magpapalaba. Pakilala ni Manang sa lalaki, ngunit nanatili lamang ang tingin ko rito. Tumikhim ang lalaki at nilahad ang kamay. Hi, I'm Elmar. Nasaan po ang lalabhan ko, sir? Diretsyang tanong ko at hindi tinanggap ang kamay niya. Ay, kay sungit na bata! Hindi man lang tinanggap ang kamay! Rinig kong bulalas ni Manang Lila, ngunit hindi ko na ito pinansin. Ayokong umarte na okay lang kami, Ate Kat. Hindi ako peke. Okay lang, Manang. Nakangiting aniya sa matanda na nauya pinandilatan ako ng mata. Tumingin si Elmar sa akin. Nasa bahay ang mga labahin. Ha? Bakit nasa bahay niyo? Takang tanong ko. Sasabihin ko lang sana kung pwede ba ay doon ka na lang sa bahay maglalaba. Dahil marami-rami yun. At para na rin, hindi na ako mahirapang dalhin pa yun pabalik. Sagot nito. Lumiit ang mata ko. May nararamdaman kasi akong kakaiba sa kanya noon, Ate Kat. May pinapahiwatig ang kanyang mga titig. Nako sir, hindi po pwede. Marami po kasi akong lalabhan ngayon. At hindi po ako tumatanggap ng customer na nagpapalabas sa mga bahay nila. Pasensya na po. Mahinahong tanggi ko kahit gustong gusto ko siyang saktan. Ganun ba? Kahit bukas? Kailangan ko na kasi yung mga damit ko. Pamimilit ni Elmar. Nako sir, hindi talaga pwede. Sa iba na lang po kayo magpapalaba kung kailangan nyo na talaga yung mga yan. Sagot ko. Angel, iha! Malaki-laki ang sasahurin mo kay sir kung tatanggapin mo. 1,000! Ano mo yun? Tatanggapin mo na sana yan! Pamimilit sa akin ni Manang Lila. Binalingan ko siya ng tingin at peke nang umiti. Pasensya na po pero hindi ko po talaga tatanggapin yan. Kung gusto niya ay yung anak niya na lang po ang papuntahin niyo. Malaki naman ang sasahurin kaya alam ko ang tatanggapin niya. Okay lang po, Manang. Sa iba na lang ako maghahanap. Palhim akong umirap sa sinabi ni Elmar, Ate Kat. Para kasing nagpapaawa. Mauna na po ako sa inyo. Marami pa akong lalabhan. Hindi ko nahinintay ang sagot nila at pumasok na ako sa bahay. Ayoko na kasing makaharap ang lalaking iyon, Ate Kat. Bumabalik ang sakit at galit na nararamdaman ko sa kanya. Lalo na at siya pala ang lalaking pinagchichismisan ng mga chismosa sa barangay namin. May asawa na siya, kaya siguro iyon ang dahilan para iwan niya ako nang walang paalam. Dumaan ang mga araw ay hindi naman bumalik si Elmar, Ate Kat. Akala ko magiging makulit siya gaya noon, ngunit hindi pala. Nakaramdam ako ng kaunting pagkadismaya noon. Dahil kahit hindi ko man aminin, ay alam ko sa sarili kong umaasa pa rin ako sa kanya. Ngunit sa tingin ko ay hindi na ako nito nakikilala dahil sa pag-akto niya noong araw. Ngunit mabuti rin naman iyong hindi siya nagpapakita sa akin, Ate Kat. Ayokong mas lalo akong masaktan. Nasa puso't isipan ko pa rin ang pag-iwan niya noon sa akin. Nabalitaan ko ang anak ni Manang Lila na siya na ang naglalabas sa mga damit ni Elmar noong nagdaang araw. Naging matiwasay naman ang buhay ko noon at araw-araw ay may nagpapalaba
Minsan pa nga ay sobrang rami. Siyempre, kahit mahirap, ay masaya ako, Ate Kat. Malaki-laking pera ang kinikita ko. Ngunit, hindi pa rin talaga iyon sapat sa bayarin namin. Lalo pa at may utang kami na dapat bayaran araw-araw. Ang matiwasay na buhay na inaakala ko noon, Ate Kat, ay biglang sumama nang sumulpot ng biglaan si Elmar sa labas ng bahay namin. Ano ang ginagawa mo rito? Masungit kong tanong, kahit alam kong hindi na ako nito maaalala. Ah, Angel, gusto ko sanang magpalaba. Saad niya. Aha, palaba? Sir, hindi ba't ang anak ni Manang Lila ang regular na naglalaba sa inyo? Naguguluhang tanong ko. Iyon na nga eh. Hindi ako komportable sa kanya. Dahil titig ng titig ito sa akin kapag nasa harapan niya ako. Kamot ulong, sagot naman niya. Ha, nako sir. Umanap na lang po kayo ng iba. Dahil sinabi ko naman sa inyo na hindi talaga ako naglalaba kapag sa bahay ng customer. Mas gusto ko yung silang magbibigay ng labahin at kunin dito pagkatapos. Mas malaki ang kita ko roon. Nakangiting ani ko naman. Pero sa katunayan talaga ay gusto ko nang umalis siya sa harapan ko, Ate Kat. Tumikhim si Elmar. Ang sabi ko nga mo ay ayoko sa iba dahil pinagnanasahan nila ako. Gusto kong sa'yo na lang magpalaba dahil mukhang hindi ka naman naaakit sa akin. Sabi rin kasi ng ibang tao rito sa baryo nyo na maayos at malinis ka raw maglaba. Hindi gaya ng iba na parang binabad lang at tapos na agad. Mahabang sagot nito na may halong paliwanag. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kiliti sa aking tiyan dahil sa sinabi niya, Ate Kat. Nakaramdam din ako ng pag-iinit ng mukha. Nakita ko kung paano sumilay ang ngiti ni Elmar nang makita ang reaksyon ko. Para ako nitong tinutudyo, kaya mabilis sa alas 4 akong sumeryoso. Hindi niyo ako madadala sa ganyan, sir. Hindi pa rin ako papayag. Humanap na lang kayo ng iba. Tanging bulalas ko at tinalikuran siya. Hindi ko na nagugustuhan ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ko na matanggap na may epekto pa rin ang mga sinasabi niya sa akin. Alam ko namang walang ibang ibig sabihin iyon, pero iba ang dating nun sa akin, Ate Kat. Akmang maglalakad na ako nang magsalita siya. Tataasan ko ang bayad. Gagawin kong 2,000. Just please, labhan mo lang ang mga damit ko sa bahay. Pagpipigil niya sa akin. Kunot noo ko itong nilingon. Hindi ko alam kung bakit niya pinipilit na ako ang maglalaba sa mga damit niya, Ate Kat. Dahil kung kailangan naman na niya ang mga iyon, ay may kamay siya para labhan iyon ng mag-isa, hindi ba? Hindi pa sayang sa pera. Aminin mo nga, sir. Ano ba ang tunay mong pakay sa akin? Bakit gustong gusto mong maglaba ako sa inyo? Hindi ko napigilang tanong. Dahil mag-isa lamang siya sa buhay, Ate Kat, ay may chismis na nagkakama siya ng babae. Dahil din siguro sa pangangailangan niya ng init sa katawan dahil wala ang asawa niya sa tabi niya. Ngunit, kahit na hinalang pinipilit niya ako noon, Ate Kat. Parang gusto niya akong gawing isa sa mga babaeng iyon. At dahil hindi nagkakamali ang kutob ko, ay pinaniwalaan ko ito. Kahit naman kilala ko siya ay hindi pa rin ako magpapakampante sa kanya. Gusto ko lang naman maglaba ka sa bahay. Mahinang sagot niya, nagpapaawa, Ate Kat. Sir Elmar, kung gusto niya pong malabhan ko ang mga damit niyo ngayon, pwes, dalhin niyo po rito para malabhan ko agad-agad. Basta hindi ako maglalaba sa loob ng bahay niyo. Pilit kong itinago ang irita ko noon, Ate Kat. Nakukulitan na ako sa kanya. Hindi kasi pwede, dahil marami rin yun. Iyan din ang sinabi mo nung nakaraang alinggo, sir. Marami rin ang labahin mo. Putol ko sa sinabi niya. Kasi ayokong... Kahit ano pang sabihin nyo,
hindi ako maglalabas sa loob ng bahay ng customer ko. Ayoko maging laman ako ng chismis dahil may asawa na ho kayo. Overthinker man pero inunahan ko na po kayo. Uulitin ko ha, hindi ako tumatanggap ng customer na nagpapalabas sa bahay nila. Putol kong muli sa kanyang sinasabi. Hindi siya nakasagot. Dalhin niyo na po ang labahin dito. Kung nakapag-desisyon ka na, mauna na ako. Hindi ko na hinintay pa ang tanong niya at iniwan siya doon sa labas. Ang akala ko ay noong bumalik siya sa bahay namin ay may dala na siyang mga labahin. Ngunit nagkamali ako, Ate Kat. Kinabukasan ay muli siyang bumalik upang pilitin ako. Mas lalong lumakas ang kutob ko na may ibang agenda siya kaya niya ako gustong maglaba sa bahay niya. At syempre, tumanggi pa rin ako noon, Ate Kat. Ngunit kinabukasan noon ay muli na naman siyang bumalik hanggang magsunod-sunod na. Medyo natakot na ako noon sa kanya pero pilit ko pa rin siyang kinausap at pinapaintindi na ayaw ko. May panahon pa ngang hindi ko na mapigilang mabulyawan siya. Ano ba, Sir Elmar? Sinasabi ko naman sa'yong hindi nga ako maglalabas sa bahay niyo. Bakit ang kulit mo? Sige na, Angel. Kahit isang beses lang. Pamimilit nito. Hindi! Kahit paanong pilit mo sa akin, kung hindi mo naman dadalhin dito ang labahin mo, hindi ko talaga lalabhan. At pwede ba? Ilang linggo nang walang naglalabas sa mga damit mo. At nakapagtatakang mayroon ka pang damit na may susuot. Ako ba pinagluloloko mo? Tawagin mo na lang ang anak ni Manang Lila para labahan yan. Huwag mo na akong kulitin. Pero, bye! Malakas kong saad bago tinalikuran siya. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pangungulit sa akin, Ate Kat. Mas lalo pa siyang naging makulit. Dahil sa pag-araw-araw na pagpunta ni Elmar sa bahay namin, ay nagkaroon na ako ng chismis, Ate Kat. Sabi ng lahat na nililigawan daw ako nito, kaya araw-araw akong kinukulit. At dahil nga ayoko na may issue, ay pinaintindi ko na sa mga chismosa kung bakit nandoon si Elmar. Nahirapan man ako noong una, ay napaniwala ko naman din sila dahil sa tulong ni Manang Lila. Ngunit tumating ang araw na nagsimulang maging miserable ang aking buhay, Ate Kat. Natagpuan ko si Mama na nakahilata sa sahig ng kusina. Nay! Nabitawan ko ang basket na hawak ko. Mabilis ko siyang dinaluhan at tinapik ang pisngi. Nay! Gumising ka! Nay! Sobrang lakas ng kabog ng aking puso, Ate Kat. Natatakot ako noon na baka ano na ang nangyari sa kanya. Nang hindi na nga siya gumagalaw, ay sumigaw na ako para humingi ng tulong. Habang yakap-yakap ang katawan niya. Hindi naman katagalan ay nagsipasok na ang aming mga kapitbahay. Nagulat pa nga ako noon dahil nakita ko rin si Elmar na nag-aalalang pumasok. Ngunit imbes na bulyawan siya, ay itinuon ko na lamang ang atensyon ko kay Mama. Siya rin kasi ang bumuhat nito papunta sa sasakyan. Wala rin naman akong nagawa kundi hayaan siyang sumama sa ospital. At noong makarating na kami sa ospital, ay halos nang hina na ako nang malamang may sakit si Mama sa puso. Kaya raw ito palaging pagod at nanghihina. Sabi ng doktor ay kailangan na daw itong maagapan kaagad. Binigyan pa ako ng reseta ng gamot. Halos hindi na nga ako kumain noon dahil sa pag-aalala, Ate Kat. Lalo pa at hindi ko alam kung saan kukuha ng pera dahil sobrang mahal ang kanyang gamot. Idagdag pa ang bayarin sa ospital. Ayoko ring umutang pa noon dahil sobra ang laki ng utang namin. Ayoko namang madagdagan iyon dahil sigurado akong mas lalo lang kaming mahihirapang magbayad, Ate Kat. Kaya ang naisip kong solusyon noon ay tatanggap ako ng magpapalaba kahit gabi, Ate Kat. Papatusin ko na iyon
kahit mahirap. Dahil kung maghahanap naman ako ng trabaho, ay paniguradong sa stay-in lang ako matatanggap. Kailangan kong dalawin palagi si Mama sa ospital. Ngunit na-realize ko noong nagdaang araw na kulang lang pala ang perang kinikita ko noon, Ate Kat. Pagod na ako noon at wala sa tamang tulog. Ayoko namang tumigil dahil walang tutulong sa akin. Kaya wala na akong ibang pagpipilian pa noon kung hindi ang kausapin at tanggapin ang alok ni Elmar na 2,000 kadalaba. Saktong pagkatating ng pagkatating na Elmar sa bahay upang kulitin na naman ako, ay pumayag na ako, Ate Kat. Nagulat siya roon at hindi makapaniwala. Mabuti naman at nagbago ang isip mo. Akala ko ay lilipas pang taon sa kakapapayag. Masayang sambit ni Elmar. Tinapuan ko siya ng tingin. Ano bang totoong pakay mo at bakit mo ako pinipilit? Gusto kong ikaw ang maglaban ng mga labahin ko. Umirap ako. Parang may masama kang balak sa akin. Bulong lang iyon, Ate Kat. Ngunit tila narinig niya iyon. Wala akong masamang balak sa'yo, Angel. Nandito ka dahil gusto kong maglaba ka. Umirap akong muli dahil naiirita pa rin ako sa pagmumukha niya, Ate Kat. Kahit man parang hindi niya ako kilala, ay nasa utak ko pa rin ang mga ala-ala naming dalawa. Mas lalong nakakairita noon ay umaakto siyang parang wala kaming pinagsamahang dalawa. Hindi na ako nagmatigas pa, Ate Kat, at inilibot ko na lamang ang tingin sa paligid. Pagkatapos ng pagpayag ko, ay kinahapunan na ako pumunta sa bahay niya, Ate Kat. Since ang plano ko naman noon ay maglaba ng ibang customer sa umaga hanggang alas 2 ng hapon, at pupunta naman ako sa bahay ni Elmar ng mga alas 4 ng hapon. Malaki ang bahay niya, Ate Kat. Halatang mayaman na siya. Hindi gaya noong nililigawan pa ako. Siguro, mayaman ang napangasawa ni Elmar at nagkaroon ng business kaya siya umangat sa buhay. Nasaan ang mga labahin? Tanong ko at hindi na iniisip pa ang kalagayan ng buhay niya. Wala naman kasi akong karapatang mangialam sa buhay ni Elmar, Ate Kat. Lalo pa at past lang niya naman ako. Ah, nandun sa laundry room. Bulalas niya at may itinuro. Laundry room? May laundry room kayo? Takang tanong ko. Tinignan niya ako na parang nasa ibang planeta ako nakatira, Ate Kat. Oo. Para saan naman? Para doon ka maglalaba. Kaya nga laundry room, di ba? Para doon maglaba ang isang tao. Kunot noong patanong na sagot niya. Napakamot ako sa noo. Ang ibig kong sabihin ay, kung may laundry room kayo, wala kayong tagalaba? Wala. Pero ang laki ng bahay mo, hindi nyo naisipang kumuha ng labandera? At tumangin ako noon sa paligid. At bakit wala akong makitang kahit isang katulong dito? Mag-isa ka lang rito? Sunod-sunod kong tanong. Tumikhim siya at sumeryoso. All of that is none of your business. Nandito ka para maglaba, hindi para pakialaman ang buhay ko. Tumalikod ito at naglakad papunta sa laundry room na tinuturo niya kanina. Ay, sungit. Pairap kong sabi bago sumunod sa kanya. Pagkapasok na pagkapasok ko noon sa loob ng laundry, ay napahinto ako nang makita ang mga bagay sa loob. Tila pinagluloloko ako noon ng lalaking to dahil halos lahat ng material sa labahin ay nandoon. Nagsalubong ang aking kilay noon at hinarap siya, Ate Kat. Ako kasi ang pinauna niyang pumasok doon. Akala ko ba wala kayong washing machine kaya ka nagpapalabas sa akin, ha? May pamimilit ka pa sa akin na parang ikakamatay mo kung walang maglalabas sa mga damit mo. Madali lang naman yung gamitin, no? Siguro kaya mo naman yan. Kaya bakit mo pa ako kinukulit na maglaba sa'yo? Mahabang litanya ko.
Lumikot ang mata ni Elmar. Alam ko namang gamitin yan kaso ang busy ko at wala na akong time to do it. Weh, eh bakit araw-araw mo akong kinukulit kung busy ka naman? Tanong kong muli. Sumama ang timpla ng mukha niya. Pwede ba? Huwag kang maraming tanong. Ako ang boss, kaya alam ko ang ginagawa ko. At pwede rin ba? Marunong ka namang rumespeto. Amo mo ako. Gusto kong umirap noon dahil sa sinabi niya, Ate Kat. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Tama naman din siya. Bakit pa ako magtatanong kung wala naman yon sa business ko? Nandoon lamang ako dahil kailangan ko ang pera. Naroon lang ako upang maglaba at hindi na dapat tinatanong ang mga bagay na wala naman dapat akong pakialam. Malaki na ang 2,000 kada laba, kaya deal din. Okay po, pasensya na po kayo. May nahong paumanhin ko. Kahit gusto ko nang sumuka noon, Ate Kat. Malayo kasi iyon sa totoong ako. Umingos si Elmar. Maglaba ka na. Tumango ako at lumapit sa mga labahin sa isang gilid. Nagulat ako noon dahil hindi naman iyon gaano karami sa inaakala ko. Mas marami pa yatang labahin namin sa bahay kaysa sa kanya noon, Ate Kat. Ilang linggo na niya akong pinipilit, pero yun lang ang lalabhan ko. Pilit kong hindi iyon punahin at tumingin sa kanya. Saan po ako maglalaba? Pwede ho ba sa may host na lang ako sa harapan ng bahay niyo para komportable ako? Parang hindi kasi ako makakahinga rito. Kumunot ang noon-noon ni Elmar, Ate Kat. Ha? Huh? Sino nagsabing maglalaba ka gamit ang kamay? Nagulat ako roon. Po? Use the washing machine. Seryosong sagot niya na mas lalong ikinagulat ko noon, Ate Kat. Akala ko maglalaba ako gamit ang kamay. Hindi ba 2,000 ang bayad mo? Takang tanong ko. Ano naman ang use ng dalawang washing machine ko riyan kung hindi mo gagamitin? Use it para mabilis kang matapos. Sagot ng lalaki. Pero 2,000 ang bayad mo, sir. Sobrang laki nun. Kapag gagamitin ko lang ang washing machine, parang wala akong ginagawa kung ganun. Pagpipilit ko pa rin dahil totoo naman, Ate Kat. Sino pa naman ang magbibigay ng 2,000 sa labanderang maliit lang ang lalabhan at gamit pa ang washing machine? Sayang pa sa kuryente yun. Wala yung problema sa akin. As long as ikaw ang maglalaba, ay ayos na sa akin yun. Sambit naman nito. Pero pinutol niya ang aking sinabi. Gagawin mo o hahalikan kita? Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ano? Tumikhim siya at tumayo ng tuwid. Gawin mo para matapos na. Alam mo naman siguro kung paano gamitin ang washing machine, hindi ba? Tumango ako. Lalabas na ako. Bago pa man ako makapagsalita noon, ay mabilis na siyang nakalabas sa silid na iyon. Naiwan ako roon na hindi pa rin nagsisink in sa akin ang kanyang sinabi. Ngunit, Ate Kat, agad ko rin ipinilig ang aking ulo dahil baka mali lang ang pagkakarinig ko noon. Wala rin naman akong nagawa noon at nagsimula ng gamitin ang washing machine, Ate Kat. Baka kasi pagalitan ako ng amo ko kapag nagpumilit pa ako. Mukhang wala pa naman iyong tiwala sa akin. Madali lang naman linisin ang mga damit niya dahil hindi naman iyon sobrang madumi, Ate Kat. At dahil nga gamit ko ang washing machine, ay bored akong nakasandal sa pader habang hinihintay itong matapos upang banlawan. Inilibot ko na lang din ang paningin ko roon sa silid na iyon. Sobrang linis naman nito na halatang nililinisan ng maayos. Pati rin ang buong bahay ay napansin kong malinis din. Paniguradong may binabayaran siyang maglinis dito. Hindi naman nagtagal ay huminto na ang pag-ikot ng washing machine. Mabilis kong kinuha ang mga damit
at nilagay iyon sa isang palanggana. Bago ko pa man iyon mabanlawan na atigat, ay biglang bumukas ang pintuan. Dahilan para mapalingon ako roon. Sir, bakit ho? Gulat kong ani nang makitang si Elmar Palayon, atigat. Nakatayo siya sa may pintuan habang may hawak-hawak na plato na may tinapay. Nandito lang ako para hatiran ka ng pagkain. Baka kasi gutom ka na dahil sa pagod. Sagot niya bago naglakad papalapit sa akin at inilagay ang hawak sa maliit na lamesang nasa gilid ng washing machine. Nako Sir Elmar, hindi po ako pagod at gutom. Sa katunayan nga ay parang wala akong ginawa at bored na nga ako eh. Bulalas ko. Nakita ko kung paano tumaas ang kanyang kilay. Bored ka na? Tumango ako, atikat. Opo. Kumunot ang aking noo nang biglang sumilay ang kanyang ngiti noon, atikat. Ang kanyang tingin ay tila ba ay may kakaibang pinapahiwatig. Bigla akong kinabahan noon sa hindi ko malamang dahilan. Talaga? Tanong muli ni Elmar. Oo nga, paulit-ulit. Winaglit ko ang aking nararamdaman noon dahil iniisip kong baka wala naman siyang gagawing masama sa akin, atika. Mas lalong sumilay ang kanyang ngisi sa sinabi ko at humakbang papalapit sa akin. Dahil sa pagkabigla ko noon ay napaatras ako, atika. Anong ginagawa mo? Kinakabahan kong tanong, ngunit hindi siya sumagot. Ang buong akala ko noon ay iyon lang ang gagawin niya. Ngunit humakbang siyang muli, kaya napaatras na naman ako hanggang sa tuluyan akong napasandal sa pader. Mas lalo akong kinabahan noon, atikat. Ano ba? Lumayo ka sa akin! Nauutal kong saad at itinulak ang kanyang dibdib. Ngunit hindi siya natitinag doon at mas lalo pang lumapit sa akin. Nakaramdam ako noon ng kilabot, atikat. Dahil paramdam ko ay may gagawin na nga siyang masama sa akin. Ano bang ginagawa mo? Harassment to! Nagitla ako noon nang bigla niyang hawakan ang aking pisngi. I miss you, Angel. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Naaalala mo ako? Tumango siya. Bakit naman hindi? Makakalimutan ko bang babaeng una kong minahal? Pero akala ko hindi mo na ako natatandaan. Ilang taon na ang lumipas at umaakto kang ngayon mo lang ako nakita at hindi kailanman nakasama. Naguguluhang saad ko. Umiling siya at hinaplos ang aking pisngi. Dahil akala ko, kinalimutan mo na ako. Hindi ko naman kayang sabihin sa'yo na ako ang lalaking nanligaw sa'yo noon at umakto na lang na may nakaraan tayo. I'm sorry. Dahil sa sinabi niya, ay bigla akong umiyak. Sobrang bigat ng aking puso noon, atikat. Lahat ng hinanakit ay inilabas ko. Ang galit, puot at sakit. Lahat ng iyon ay ibinuhos ko sa pamamagitan ng pagluha. Bakit ka umiiyak? May masakit ba? Natarantang tanong ni Elmar sa akin. Umiling ako noon. Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Iniwan mo akong umaasa sa'yo! Iniwan mo akong naghahanap ng kalinga mo! Hayop ka! Binabayo ko ang kanyang dibdib para doon ilabas ang lahat ng nararamdaman ko na kinikimkim ko ng ilang taon, atikat. Tapos, aakto ka lang na parang wala tayong pinagsamahan? Ang kapal ng mukha mo! Hinayaan niya ako at mabilis na niyakap
kaya napahinto ako noon sa pagbayo ng kanyang dibdib. Nang tumahan na ako ay iniangat niya ang aking baba upang makasalubong ko ang titig niya. May pangungulila at lungkot iyon. Tila nahihipnotismo ako nito. God, I miss you so damn much. Mababaliw na ako. Napaigtad ako nang mabilis niyang sinunggaban ang aking mga labi. Napakurap-kurap ako ng ilang ulit noon sa gulat at ikat. Hindi ko inaasahang hahalikan niya na lang ako na bigla. Sinubukan ko siyang itulak noon, ngunit hindi siya natinag at mas lalo akong hinapit papalapit sa kanya. At dahil sa matinding bugso ng aking damdamin, ay dahan-dahan akong nadadala sa kanyang mga halik at ikat. Tinugon ko iyon. Ngunit noong bumaba ang kanyang mainit na halik sa aking leeg, ay biglang pumasok sa aking isipan kung ano ang aming sitwasyon. Malakas ko siyang tinulak, kaya napaatras siya at ikat. Tinignan niya ako nang may pagtataka. Bakit mo ako itinulak? Kunot noong tanong niya. Mali ito. Mali ito, Elmar. Hindi mapakaling, sambit ko. Ha? Bakit? Anong mali sa ginagawa natin? Tanong naman ni Elmar. Kasi may asawa ka na. Nakalimutan mo na ba? Mali ang ginagawa natin. Dahil isa itong pagtataksil. Ayokong maging isang kabit, Elmar. Kumawala ako sa pagkakahawak niya sa akin at akmang lalampasan siya nang mabilis niya ulit akong isinandal sa pader. Makinig ka muna sa akin, Angel. Ano? Iritadong singhal ko. Hindi kami nagmamahalan, Angel. Arrange marriage lang ang lahat. Maghihiwalay rin kami after 3 months. Ikaw ang mahal ko. Paniwalaan mo ko. Pagpapaliwanag ni Elmar. Ngunit hindi pa rin ako sang-ayon doon, Atika. Kahit anong sabihin niya, ay mali pa rin ang ginagawa namin. Hindi yun excuse para lang makipaghalikan sa iba. Nagtataksil pa rin kami sa asawa niya na walang alam. Kahit pa maghihiwalay na sila. Hindi yan sapat na dahilan para gawin natin to. Mali pa rin to, Elmar! Malakas kong saad dahil baka sakaling may pasok niya iyon sa kokote niya, Atika. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at tinitigan ako sa mata. Please, Angel, I miss you so much. Noon pa kita gustong lapitan. Kaya lang, naduduwag ako. Pagbigyan mo naman ako sa pangungulila ko sa'yo. Miss na miss na kita. Pagmamakaawa niya. Tila, nahihipnotismo na naman ako sa mga titig niya, Atika. At dahil nangungulila rin ako sa kanya, ay nanalo ang kagustuhan ng aking puso. Kahit paman, nilalabanan ko iyon. Muling naglapat ang aming mga labi. At pagkasapit ng gabi, ay pareho kaming nagsalo ng init ng katawan sa kanyang silid. Nilalabas namin ang matinding pangungulila sa isa't isa. Kinabukasan noon ay nagtaka ako nang bigla niya akong inabutan ng 3,000 piso, Atikat. Sobra to. 2,000 lang ang usapan natin. Sambit ko at hindi pa rin tinatanggap ang pera. Tanggapin mo na yan. Bigay ko na sa'yo ang 1,000 sa paggawa natin noon. Nakangising sambit niya. Namula ang mukha ko. Huwag na. Ginusto ko naman yun eh. Mas lalong sumilay ang kanyang ngisi. Talaga? Gusto mo yun? Pangaasar niya sa akin, Atika. Kaya mas lalong ikinapula ng aking mukha dahil sa kahihiyan. Natawa na lamang si Elmar. Tanggapin mo na to. Alam kong kailangan mo ng pera para sa mga gamot ng mama mo. Wala na akong magawa nun at tinanggap ang 3,000 piso, Atikat. Tama siya. Kailangan ko ng pera. Kaya tinanggap ko na lang iyon. Kung maliit lang sa iba ang 3,000 piso, ay para sa akin ay malaki na.
malaki ang maitutulong ng pera na iyon sa akin. Pagkatapos ng eksenang iyon, ay umuwi na ako sa aming bahay, Ate Kat, dahil kailangan ko pang mag-ayos at bumili ng pagkain para bisitahin si Mama. Babayaran ko rin ng pera yung kapitbahay na pinagbantay ko sa kanya. Ngunit habang nag-aayos ako, ay bigla na lang akong napatulala. Biglang pumasok sa aking isipan ang ginawa ko. Nabalik ako sa realidad na nagkasala na nga ako. Nakagawa na ako ng kasalanang hindi ko kailanman pinangarap, Ate Kat. Kahit pilit ko mang itanggi, ay maliwanag na isa na akong kabit. Nagpadala ako sa bugso ng aking puso. Nanghihina akong napaupo sa kama ko at napahilamos ng muka. Hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako noon, Ate Kat. Nakaramdam ako ng guilt at lungkot. Lumipas ang ilang araw ay naisipan kong umiwas kay Elmar, Ate Kat. Ayoko nang maulit iyon dahil mas lalo lamang akong nagigilty sa asawa niya. Ayokong masabihan ako na isang kabet at kung ano pa ang ibang isipin ng tao kung sakali mang malalaman nila iyon dahil ayokong magkaroon ng issue. Ayoko rin magkasala sa mata ng Diyos. Ang buong akala ko ay tuluyan ko nang naiwasan si Elmar. Ngunit nagkakamali pala ako noong makaharap ko siyang muli. Hay, magpapalaba muli ako. Malawak na ngiting saad niya sa akin. Ngunit ang kanyang mata ay may bakas na pagnanasa. Alam na alam ko noon na hindi lang paglalaba ang dahilan kung bakit siya naroon, Ate Kat. Pilit kong pinatatag ang aking puso noon dahil nagsimula na iyong pumabog, Ate Kat. I'm sorry po sir pero hindi ako free ngayon at hindi na po ako ulit tumatanggap ng magpapalaba sa bahay ng customer. Walang emosyon, sambit ko. Kumunot ang kanyang noo. Sir? Sir na ako ngayon? Ano pa bang itatawag ko sa inyo? Customer ko kayo, kaya yan talagang itatawag ko sa inyo. May problema po ba doon? Pilit kong hindi maging sarkastiko, Ate Kat. Kinagat niya ang pangibabang labi. Oo nga pala. Nasa labas tayo. Baka may makarinig. Sumilay muli ang ngiti niya, pero nanatiling seryoso ang aking ekspresyon. Angel, magpapalaba ako. Please? Ayoko. Umalis ka na. Tanggi ko at pumasok sa loob ng bahay. Angel! Napapikit ako nang sumunod siya hanggang sa kusina namin. Umalis ka na, Elmar. Busy ako. Ayoko ng istorbo. Pagtataboy ko sa kanya habang nakatalikod. Nagpapanggap noon na may ginagawa. Angel, bakit mo ko tinatanggihan? Hindi ako sumagot. Angel! Hinila niya ang braso ko at iniharap ako sa kanya. Ano ba? Sinabi ko namang busy ako, hindi ba? Humanap ka na lang ng iba. O hindi kaya ikaw na lang ang maglaba. Kaya mo naman, di ba? Huwag mo na akong istorbohin. Hingal na hingal ako noon pagkatapos kong sabihin iyon. Nakanganga siya habang nakatingin sa akin, Ate Kat. Tila ba ay nagulat din sa aking mga sinabi. Why? Bakit ka biglang naging ganto? Maayos naman tayo noong lumabas ka ng bahay ah. May nasabi ba akong masama sa'yo? Nasaktan ba kita? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Mas lalong sumama ang aking tingin sa kanya dahil parang wala siyang pakialam sa mga consequences sa ginawa namin, Ate Kat. Okay tayo noong lumabas ako sa bahay niyo. Pero ngayon, hindi na. Pero bakit? Wala akong ginawa sa iyong masama para magkaganito ka. Kunot noong tanong niya. Narealize ko na mali ang ginawa natin. May asawa ka na, Elmar. Hindi pwedeng gumawa tayo ng mali habang nandoon siya sa malayo.
Sinabi ko naman sa'yo na wala kang dapat ipag-alala, hindi ba? Magdi-divorce na kami sa susunod na mga buwan. Maghintay ka naman. Gusto kong magsama tayo ng walang harang. Frustrated, nasambit ni Elmar. Nahihibang ka na ba? Mali pa rin yun, Elmar. May asawa ka pa. Ayokong maging kabit mo. Ayokong husgahan ako ng ibang tao. Nagkasala na tayo sa Diyos at sa asawa mo. Kaya itigilan natin to bago pa lumala ang lahat. Balikan mo na lang ako kapag nakapag-divorce na kayo. Nilagpasan ko siya. Umalis ka na. Ngunit bago pa man ako makalabas ng kusina ay hinila niya ako paharap at ikat. Nanlaki ang mga mata noong bigla niya akong halikan. Pero noong matauhan ay nagkumiglas ako. Ano ba, Elmar? Hindi ka ba nakakaintindi? Pilit kong hindi sumigaw ng malakas dahil baka marinig kami ng kapitbahay. Angel, pakiusap. Huwag mo naman akong pahirapan. Walang pakialam ang asawa ko sa akin. Hindi niya ako mahal at napilitan lang siya sa kasal namin. Kaya huwag mo akong iwan. Ayokong malayo na naman sa'yo, Angel. Mahal na mahal kita. Please, don't push me away. Malungkot na sambit niya. Bigla akong nakaramdam ng kirot sa puso habang nakatingin sa mukha ni Elmar at ikat. Nakaramdam ako ng awa at pagbagsak ng pader na tinatayo ko para sa aking sarili. Napabuntong hininga ako at hinawakan ang kanyang bisngi. Napalunok pa ako noong magtama ang mga mata namin. Elmar, mali naman kasi itong ginagawa natin eh. Mahal mo nga ako, pero may nakasabit sa pangalan mo. May asawa ka. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang gagawa ng hakbang para sa atin kung hindi ka naman sa akin. May sakit na paliwanag ko. Hinawakan niya rin ang aking pisngi. Angel, pangako, hinding-hindi ko dudumihan ang pangalan mo. Magtatago na lang muna tayo mula sa mga mata nila hanggang sa makawala ako sa asawa ko. Mahal na mahal kita, Angel. Ayokong hindi ka makapiling. Please. Nahihipnotismo ako sa uri ng kanyang titig at ikat. At dahil sa aking nararamdaman, ay nagpatianod na naman ako sa kagustuhan ng aking puso. Minsan lamang akong sumusunod sa aking kagustuhan at ikat. Hindi naman sigurong masama na minsan ay pagbigyan ko ang sarili ko, hindi ba? Lalo pa at hindi naman nila mahal ang isa't isa. Sa araw na iyon ay pumunta ako sa bahay ni Elmar upang maglaba. Ngunit hindi lang iyon ang totoong nangyari, Atika. Sa kalagitnaan ng paglalaba ko noon, ay biglaan niya akong sinunggaban. Sa araw na iyon ay may nangyari na naman sa aming dalawa. Lumipas ang dalawang buwan ay ganoon pa rin ang aming setup, Atika. Pinanatilin naming sikreto ang relasyon namin sa lahat ng tao. Pareho kaming naghihintay kung kailan babalik ang kaniyang asawa para maisagawa na nila ang divorce papers. Ngunit hindi ko pa rin maunawaan kung bakit binibigyan niya ako ng 3,000 piso kada may mangyari sa amin. Eh, hindi naman ako naglaba ng matino. Sa pagkalipas ng mga buwang iyon ay nakalabas na si Mama sa ospital. Nabayaran ko na ang mga bayarin namin dahil sa aking pagsisikap. Mabuti ang kanyang kalagayan at hindi na siya masyadong nagdagagalaw pa. Kaso, kailangan ding iwasang makaramdam siya ng matinding emosyon dahil baka maging delikado siya kung sakali, Atika. Pinagpatuloy lang naman namin ni Elmar ang aming sitwasyon. Kahit pa mas lumalaki ang guilt sa aking kalooban. Ang buong akala ko ay walang nakakaalam sa aming sitwasyon. Ngunit nagulat na lamang ako noong biglang umugong ang issue tungkol sa amin, Atikat. Ang isyong nagpabago ng buong buhay ko ng tuluyan. Kumalat sa buong barangay namin ang sitwasyon namin ni Elmar.
Hindi ko alam kung paano, Ate Kat. Pero parang gumuho ang buhay ko dahil doon. Siya ba yan, Lila? Rinig kong tanong ng isa sa mga kapitbahay namin habang papasok ako sa aming tahanan. Oo, siya yan! Kaya pala palaging pumupunta rito sa baryo natin si Elmar at pinapalabas siya sa bahay nito. Iba na pala ang paglalaban na ginagawa nila. Rinig kong sagot ni Manang Lila. Naku, kibata ba naman niya? Tapos naging kabit! Hindi ba sa tinuruan ang magandang asal ni Mare? Bayan ang babae ka mo! Narinig ko kasing binabayaran siya sa tuwing may nangyayari sa kanilang dalawa! Sagot ni Manang Lila. Naku, kaduming babae! Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumakbo na ako noon papasok ng bahay, Ate Kat. Dumiretso ako sa aking kwarto at doon nilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Halos hindi na ako makahinga ng mabuti sa sobrang pag-iyak. Hindi ko akalaing mangyayari iyon kahit na may posibilidad ng maging ganoon, Ate Kat. Takot na akong lumabas noon at makipag-usap sa mga tao. Sobrang sakit na masabihan ng hindi naman totoo, Ate Kat. Hindi totoong isa akong bayarang babae. Mahal ko si Elmar. Lahat ng ginawa naming iyon ay dahil mahal namin ang isa't isa. Angel! Angel! Buksan mo ang pinto! Napatingin ako sa pintuan nang marinig ko ang sigaw ni Mama. Sobrang lakas ng katok niya at parang galit na galit siya. Alam ko na kung bakit siya nagkaganoon, Ate Kat. Bigla akong kinabahan noon at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Alam na alam kong alam niya ang issue tungkol sa akin. Hiyang-hiya ako noong magpakita sa kanya. Angel! Buksan mo tong pintuan ngayon din! Wala akong nagawa at binuksan iyong pintuan dahil baka sirain niya iyon. Mas lalo akong kinabahan nang makita ko ang kanyang nagbabagang mukha, Ate Kat. Para akong napako sa aking kinatatayuan. Ano yung naririnig kong chismis tungkol sa'yo, ha? Totoo ba yun? At bakit ka umiiyak? Sunod-sunod niyang tanong. Ma? Hindi ko alam noon ang isasagot, Ate Kat. Para akong naputulan ng dila at takot na mapagalitan ni Mama. Ano? Totoo ba? Hindi ako sumagot. Habol ang kanyang hininga. Totoo bang nakipagsiping ka sa isang may asawa na at nagpabayad ng pera? Naging bayaran kang babae! Nanubig muli ang aking mata. Ma... I'm sorry. Napasinghap siya roon at napahawak sa kanyang sentido. Pumikit siya ng mariin. Diyos ko naman, Angel! Hindi kita pinalaking ganon! Bakit mo naman ginawa yon? Kung kailangan mo ng pera, magtrabaho ka at hindi kumapit sa patalim! Hindi. Mali po ang sinasabi ng lahat. Hindi pa ako bayarang babae. Nagpalaba lang po sa akin si Elmar. Kaya may bayad siyang binibigay sa akin. May nangyari sa amin. Dahil kinusta namin yun. Paliwanag ko habang may kaunting ngiti. Hindi ko alam noon kung nagmamakaawa ba akong maintindihan niya o nasisiyahan na dahil nasasabi ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Kung gayon ay kabit ka! Nagulat ako sa sinambit niya. Hindi! Huwag mo nang subukang itanggi, Angel! Inamin mong may nangyari sa inyo! Anak, may asawa na yung tao! Hindi ka namin pinalaki ng papa mo ng tama para lang maging isang kabit! Galit na sigaw niya. Hindi na inaalintana na may makakarinig sa labas. Ma, hindi po ako kabit. Maniwala po kayo. Mahal po namin ang isa't isa.
arranged marriage lang po ang sa kanila. Malapit na silang mag-divorce, ma. Ako na po ang pakakasalan niya. Pananagutan niya po ako. Saad ko naman, mas lalong sumiklab ang kanyang galit at ikat. Nahihibang ka na ba? Sa tingin mo, mahal ka rin niya? Hindi mo alam kung anong pinaggagawa niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nalilito nga tanong ko. Huminga siya ng malalim. Anak, akala mo ba ikaw lang ang nakaranas niyan? Anak, yung chismis ng lahat ay totoo. Maraming babae ang nabiktima niya dahil sa pangungulila niya sa kanyang asawa. May pangangailangan siya kaya naghahanap siya ng babaeng makakasiping. Pinabayaran niyang mga ito ng maliit na halaga. At anak, isa ka na roon! Halos mabingi ako sa aking narinig at ikat. Mas lalong bumuhos ang aking luha at umiling. Pilit kong itinatanggi ang aking mga narinig. Hindi yan totoo, ma. Nagkakamali lang kayo. Chismis lang yon. Mahal niya ako, ma. Pagpupumilit ko, ayokong tanggapin ang kanyang sinabi at ikat. Anak, kumising ka na sa katotohanan. Hindi ka niya mahal. Ginamit ka lang niya kaya kanya binabayaran. Hindi. Mahal ko siya, ma. Pakakasalan niya ako. Anak, tama na. Huwag na tayong maglokohan dito. Alam kong alam mo rin yon. Pero pilit mong tinatanggi yon sa sarili mo. Ma, tumigil ka na. Lumabas ka muna rito. Ayaw kitang makausap. Malakas kong sigaw. Malakas siyang napasinghap sa aking sigaw at napahawak sa kanyang dibdib. Gulat na gulat. Natauhan naman ako. Iyon na ang unang beses na nasigawan ko siya ng ganon at ikat. Bigla akong natakot nang maghabol siya ng hininga. Ma, hindi ko sinasadya. Bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, ay bumulagta na siya sa sahig, dahilan para mapasigaw ako. Mabilis naming dinala si Mama sa ospital at ikat. Mabuti na lang ay tinulungan kami ng aming mga kapitbahay, kahit pa may issue ako. Sobrang kabog ng aking dibdib at hindi mapakali habang hinihintay ko ang doktor. Sinisisi ko ang aking sarili noon dahil kasalanan ko kung bakit siya inatake. Ate Kat, kung hindi ko sana sinigawan si Mama, ay hindi sana iyon mangyayari. Mabuti na lang ay nadala niyo siya kagad dito. Kaya nailigtas namin siya kagad. Kung hindi ay paniguradong hindi na aabot ang Mama mo rito. Mahinahong saad ng doktor sa akin. Nanghina ako nang marinig yon, Ate Kat. Sa susunod ay huwag mong hayaang makaramdam ng matinding emosyon ng Mama mo. Kung hindi ay pwedeng ikamatay niya yon. Dugtong na sambit ng doktor. Nakayuko akong tumango. Opo. Lumipas ang ilang araw ay naroon lang ako sa tabi ni Mama. Binabantayan siya, Ate Kat. Kinuha ko na rin ang inipon kong pera para lamang ay pambayad sa hospital bills at sa mga gamot niya. Simula noong makalabas na kami sa ospital ay mas kumayad pa akong lalo sa paglalaba. Kahit na masakit sa dibdib ang naririnig kong chismis tungkol sa akin. Iniinda ko iyon dahil ginusto ko naman iyon. Medyo nahirapan din akong maghanap ng customer dahil ang iba ay hindi na nagpapalabas sa akin dahil ayaw madamay sa isyo ko. Pinatos ko na rin iyong paglalabas sa bahay ng customer sa kabilang barangay. Si Mama naman ay hindi na ako kinakausap ng maayos, Ate Kat. Kaya sobrang bigat ng dibdib ko araw-araw. Hindi na rin ako pumupunta sa bahay ni Elmar. Kahit pa tinatawagan ako nito araw-araw. Hindi na siya pumupunta sa bahay dahil alam na siguro niya ang chismis. Ngunit mabilis akong napasugod sa bahay ni Elmar, Ate Kat.
dahil lamang sa isang mensahe. Pinalaan niya ako na kapag hindi ako makapunta sa bahay niya noong araw na iyon, ay ilalabas niya ang video na magkasiping kami. Siyempre, natakot at nagulat ako dahil hindi ko alam na may video pala siya habang ginagawa namin iyon. Pumasok ka, mahal ko. Mahinahong sambit ni Elmar noong mabuksan niya ang pintuan. Maliwanag ang mukha niya na tila masaya siyang nakita ako. Sinamaan ko siya ng tingin at tikom ang bibig na pumasok sa loob. Noong maisara niya ang pintuan ay doon ko na siya hinarap. Anong ibig mong sabihin sa video, Elmar? May video tayo habang ginagawa yon? Bakit hindi ko alam yon? Agaran kong tanong. Sumilay ang nakakalokong ngisi sa kanyang labi. At dooy, nakaramdam na ako na parang may mali sa kanya, Atika. Nakaramdam ako ng kaba sa pagkakataong iyon. Oo. Wala eh. Gusto kong panuurin yun ng paulit-ulit. Nahihibang ako kapag wala ka sa tabi ko. Nakangising sagot niya. Doon ay kinilabutan na ako, Atika. Parang nasa harapan ko ang taong papatay sa akin. Pilit kong pinatatag ang sarili ko noon at hindi pinapahalata sa kanya na natatakot na ako. I-delete mo yon dahil ayoko na. Pagod na ako sa sitwasyong to. Elmar, tapusin na natin tong kabaliwan na to. Maling-malito. Kaya tama na. Nasisira ng pangalan ko at buong buhay ko dahil lang sa kasalanan ito. Ayoko na. Dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti, Atikat. Hindi mo na ako, mahal? Madilim akong umiling. Hindi na kita mahal. Nawalan na ako ng pagmamahal sa kanya noong nasira ang pagkatao ko, Atikat. Hindi ko inaakalang nag-tolerate ako ng ganoong kasalanan sa sarili ko. Dumilim ang kanyang mukha. Hindi. Hindi natin to tatapusin. Umiling ako. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako makikinig. Tama na. Ayoko na. Sigaw ko at nilampasan siya. Ang buong akala ko noon ay makakalabas na ako ng bahay ni Elmar. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla niyang hilahi ng braso ko at pinaharap niya ako sa kanya, Atika. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Pagpupumiglas ko. Ngunit agad ding napadaing noong higpitan niya ang pagkakapit niya sa akin. Hindi ka makakatakas sa akin, Angel. Wala akong paki kung pagod ka na o nasasaktan ka. Hindi mo ako iiwan. Sobrang dilim ng kanyang muka na parang makakasakit na siya ng tao, Atika. Ano ba, Elmar? Hindi ka ba naaawa sa akin? Gusto ko nang matigil to! Sigaw ko, pabalik sa kanya. Ngunit, nagulat na lang ako nang bigla niya akong sakalin ng pagkahigpit at sobrang talim ng pagtitig niya sa akin. Nagpupumiglas ako para lamang mabitawan niya, pero hindi siya natinag. Nagsimula na akong hindi makahinga. Sa panahong iyon ay naisip kong baka iyon na ang katapusan ko, Atika. Sobrang kapos na ako sa paghinga. Hinding-hindi ka makakawala sa akin, Angel. Hindi. Dahil kapag sinubukan mo pang lumayo sa akin, ipapalabas ko ang video natin. At kapag nangyari iyon, ay masisira ka. Hindi lang sa barangay nyo, kundi sa buong mundo. Naiintindihan mo? Banta niya. Sunod-sunod na nagsituluan ang aking mga luha at walang nagawang tumango. Sobrang takot ako noon dahil baka totohanin nga niya at baka tuluyan niya akong mapatay. Mabilis niya akong hinalikan. Marahas iyon kapag nagpupumiglas naman ako. Ngunit binantaan na naman niya ako na kapag hindi ko gagawin ang gusto niya, ay lagot ako. Kaya wala akong nagawa noon, Atika. Kung hindi sundin ang kanyang gusto. Kahit pa nagsimula na akong mantiri sa bawat haplos niya sa akin.
Naging ganoon ang setup namin sa nagdaang buwan, Ate Kat. Hindi ako nakalayo sa kanya dahil sa takot na baka ilalabas niya ang video sa social media. Noong una ay hindi ako naniniwala at sinubukang tanggihan siyang muli. Ngunit halos mawalan ako ng malay nang ipakita niya sa akin ang video. Nawalan na ako noon ng pag-asa pang makawala sa kanya. Napuno na ng takot ang aking kalooban. Binabayaran pa rin niya naman ako sa mga araw na ginagalaw niya ako, Ate Kat. Ngunit nandidiri na ako sa bawat haplos niya. Doon ko na-realize na tama ang mga sinabi ng mga taong nakapaligid sa akin, Ate Kat. Isa akong bayarang babae at isang kabet. Pinapagamit ko ang aking katawan para lamang sa lalaking minahal ko. Nalaman ko rin na totoo ang mga sinabi ni Mama noon. Totoong hindi lang pala ako ang babaeng nabiktima niya noon. Baliw na siya at gustong magkulong ng babae para maibsan ang kanyang pangungulila sa kanyang asawa. Mas lalong umugong ang issue tungkol sa amin dahil nakikita pa rin kaming magkasama sa bahay ni Elmar. Pagod na ako noon, Ate Kat. Halos gusto ko na lamang mawala ang buhay ko dahil tila pinagkakaitan ako ng mundo. Napagplanuhan kong lumayo-layo, Ate Kat. Naisip ko na kailangan kong lumayo para takasan si Elmar. Kaya ang mga perang binibigay niya sa akin ay iniipon ko. Ang buong akala ko ay matagal pang makawala ako kay Elmar, Ate Kat. Ngunit nagulat na lamang ako noong biglang nagpakita ang asawa niya. "Ikaw ba si Angel?" tanong sa akin ng isang magandang babae. Nasa harapan kami ng bahay, Ate Kat. Naglalaba kasi ako. Taka kong tinignan ang babae na kahit pa namamangha ako sa kanyang ganda. Mukha siyang mayaman at mataas. Oho, sino ho sila? Tanong ko. Nakita ko kung paano lumisik ang kanyang mata. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong sampalin, Ate Kat. Tumabingi ang aking ulo at hindi nakagalaw. Dahan-dahan kong hinawakan ang namamanhid kong pisngi at gulat na nilingon ang babae. Bakit mo ako sinampa ko si Fela? Ako ang asawa ng lalaking kinakalantari mo. Madiing sabi niya. Nanlaki ang mata ko. Parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig noon at hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Hindi ko inaasahang makikita ko sa araw na iyon ang asawa ni Elmar, Ate Kat. Takot na takot ako, Ate Kat, dahil baka ipapakulong niya ako. Ma'am, I'm sorry. Gumisi siya ng sarkastiko. Ikaw pala ang babaeng pinagkakabalahan ng asawa ko. Hindi ka naman ganoon kagandahan para pagtuunan ng pansin. Ano ba ang nakita niya sa'yo, ha? Pangiinsulto niya sa akin. Malakas ang kanyang boses kaya naririnig siya ng mga kapitbahay namin na noon ay nakikinig na sa amin, Ate Kat. Ma'am, huwag po tayo rito. Sa loob na lang po tayo. Nauutal kong pagmamakaawa sa kanya dahil ayokong mas lumaki pa ang issue rito tungkol sa akin. Ayokong mapahiya sa harapan ng tao. Feeling ko ay ang bababa ko na noon, Ate Kat. Tumaas ang kilay ni Ma'am Fela. At may hiya ka pa pala ngayon? Hindi ka ba nahiya sa pagkabit mo sa asawa ko? Naiiyak akong yumuko. Ma'am, nagmamakaawa po ako. Fine. How pathetic you are. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay nilampasan niya ako at pumasok sa bahay. Sumunod ako sa kanya habang nakayuko pa rin. Kampanti ako na sa loob na kami mag-uusap noon, Ate Kat, dahil walang nakakakita sa mangyayari. Tulog din si Mama
kaya kampante ako na hindi siya mang-iistorbo. Kailangan kong isettle ang problemang sinimulan ko, Ate Kat. Kahit saktan niya ako noon, ay tatanggapin ko. Wala akong karapatang lumaban dahil ako ang may atraso sa kanya. Nakayuko lamang ako habang siya ay inililibot ang tingin sa buong bahay namin. Ito ba ang bahay niyo? Ganito ang gusto ni Elmar? How cheap! Komento niya. Alam kong may kasalanan po ako sa inyo, ma'am. Pero hindi niyo naman po kailangang insultuhin ang pamumuhay namin. Pilit kong pinatatag ang aking sarili. Ayokong magmukha akong mahina sa harapan niya, Ate Kat. Whatever. Ma'am, nais ko pong sabihin na, save it. I don't care. Hindi ako nandito para pakinggan ang pagmamakaawa mo. I am here to tell you to stay away from my husband. Diretsong sambit niya. Sasagot pa sana ako nang maunahan niya ako. 1,000,000 pesos. Stay away from my husband. Sigaw niya at nilahad ang isang papel sa aking harapan. Cheque iyon. Gulat akong napatingin sa kanya. Ma'am, kahit hindi niyo po ako bibigyan ng pera, ay lalayuan ko po talaga ang asawa niyo. Nagsisisi po ako na nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko. Patawad po roon. Alam kong kasalanan ko at wala akong palusot roon. Pero ma'am, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo po akong papakulong. And what makes you think na hindi kita ipapakulong dahil sa ginawa mo? Alam ko pong sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo. Pero ma'am, kailangan ako ng mama ko. Nagmamakaawa po ako. Lumuhod ako sa kanyang harapan para ipakita ko sa kanya na totoong nagsisisi ako. Hindi na po ako magpapakita sa inyo. Kaya please po, huwag niyo po akong ipapakulong. Kahit ano po, gagawin ko. Huwag niyo lang po akong ipapakulong. Humihigpi ako sa kanyang harapan. Awang-awa na ako sa aking sarili dahil umabot na ako sa puntong lumuhod na ako sa harapan ng ibang tao, Ate Kat. Ramdam ko ang pagkamahina ko. Narinig kong bumuntong hininga si Ma'am Fela. Nagulat ako noon nang bigla niya akong hawakan. Bakit ka lumuhod? Do you think ipapakulong kita? Mas gugustuhin ko pa nga ang asawa ko ang makulong. Aniya. Po? Angel, alam ko ang mga kabaliwang pinaggagawa ng asawa ko dahil pinapabantayan ko siya. Alam kong hindi lang ikaw ang babaeng nabiktima niya. At mas lalong, alam ko kung paano ka nahihirapan ngayon. I want him to suffer. Nagulat ako sa sinabi niya. Ma'am, ano po ang... Nandito ako para tulungan kang makatakas sa baliw kong asawa. Take this money with you. Build your own future. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa asawa ko. Saad niya at nilagay ang cheque sa kamay ko. Doon ay mas lalo akong humagulgol. Ang buong akala ko ay paparusahan niya ako. Ngunit, yun pala ay tutulungan niya ako. Biglang nawala ang bigat sa aking puso noon, Ate Kat. Ma'am, thank you po. Thank you po. Hulog po kayo ng langit sa akin. Humihigbing ani ko habang niyayakap siya. Tinapik niya ang aking likuran. Don't hug me na. I am not fond of hugging. Agad din naman akong humiwalay sa kanya dahil sa sinabi niya, Ate Kat. Salamat po, ma'am. Umirap siya. Enough with the drama at mag-impake na kayo. May kotse ako sa labas with my driver. Siyang maghahatid sa inyo sa airport. Nandoon ang ticket niyo ng mama mo papuntang Iloilo. Sambit niya. Just take care of the money. Hindi ko mapigilang yakapin siyang muli, Ate Kat. Sobrang bait niya
at hindi ko akalaing tutulungan niya pa kami. Sobrang saya ko dahil makakatakas na ako sa hinayupak na Elmar na yon na palagi akong sinasaktan. I said, don't hug me. My gosh! Sorry po. Napahiwalay din ako sa pagyakap sa kanya. Mag-impake na kayo. Flight nyo na mamayang hapon. Nag-impake na nga kami noong araw na iyon, Atika. Nagtataka pa nga si Mama kung bakit. Sabi ko lamang sa kanya na pagkarating namin sa Iloilo ko na sasabihin. Nagulat siya noong sinabi kong lilipat na kami, ngunit hindi na siya kumontra pa at tinulungan niya pa akong mag-impake. Hindi nga nagsisinungaling si Ma'am Fela dahil may kotse sa labas ng bahay. Naghihintay na sa amin. Sumakay na kami roon kahit pa tanong ng tanong si Mama, Atika. Dahil ang kulit niya ay habang sumasakay kami sa eroplano ay sinabi ko na sa kanya ang lahat. Walang labis, walang kulang. Umiiyak noon si Mama, Atika. Dahil hindi niya inaakalang ganoon pala ang pinagdaraanan ko sa kamay na Elmar. Ngunit masaya rin dahil tinulungan kami ng asawa nito. Pinigilan ko siya noon at pinahinahon dahil bawal siyang makaramdam ng sobrang emosyon. Buti nga at sumunod siya sa akin. Noong nakarating kami sa Iloilo ay nakaramdam ako ng ginhawa dahil alam kong wala nang magbabanta pa sa akin. Nawala na rin ako ng pake kung ilalabas niya ba ang video o hindi, Atika. Ngunit lumipas ang ilang buwan ay walang nangyari, kaya nakampanti ako. Alam ko naman kasing may kinalaman doon si Ma'am Fela. Simula nang makatapak ako sa Iloilo, ay muli akong nagsimula, Atika. Pilit kong muling itinayo ang sarili at kinalimutan ang mga pinagdaanan ko sa Bicol. Kahit pa mahirap ay nagawa ko, Atika. Muli akong nag-aral at ipinagpatuloy ang pangarap na maging isang guro. Nakapagtapos ako ng kolehiyo sa edad na 25 at ngayon ay isa ng ganap na guro. Nakapag-asawa na rin ako ng isang pulis at nagkaroon ng 3 anak. Ano ang iniisip mo, mahal? Napalingon ako sa aking asawa na si Rowel. Nakatayo ako sa harapan ng bintana at nakatanaw sa malawak naming hardin. Nakatulala pala ako at hindi ko napansin ang kanyang paglapit sa akin, Atika. Ngumiti ako. Wala naman. Naalala ko lang yung pinagdaanan ko noon sa Bicol. Hindi ko akalaing natakasan ko ang dilubyong yun. Nagtaka ako nang dumilim ang kanyang mukha, Atika. Bakit? Iniisip mo na naman bang lalaking yun? Matigas niyang tanong, dahilan upang matawa ako. Ganitong-ganito siya kapag nagsiselos, Atika. Natatawang nilapitan ko ang aking asawa at naglalambing na niyakap siya. Nako, ang tatanda na natin, mahal. Nagsiselos ka pa rin sa kanya? Sinabi ko naman sa'yo na wala na akong pake sa kanya, hindi ba? Sinira niya ang buhay ko. Bumuntong hininga siya at hinalikan ang ulo ko. Fine. Huwag mo na ulit siyang isipin pa. Umiinit ang ulo ko. Natawa na lamang ako na tumango sa kanya, Atika. Sa buhay natin ay meron talaga tayong madilim na nakaraan. Atika, minsan ay natatakot tayong balikan. At minsan ay nagiging proud tayo dahil natakasan at nalampasan natin iyon. Ang nakaraan natin sa buhay ay nagbibigay sa atin ng lesson upang maging mabuting tao sa bawat araw na darating. Hindi ibig sabihin na nagkasala tayo ay masama na tayong tao. Atika, at minsan nagkasala tayo dahil sa kagustuhan ng ating puso. Ngunit hindi iyon nagbabase sa atin bilang tao. Lahat tayo ay nagkakasala. Ang tanging nating gawin ay tatanggapin iyon at hindi na muling uulitin pa. Naging kabit ako at bayarang babae. Alam kong maraming nakaka-relate sa akin, Atika. Kayong mga nakikinig ngayon sa aking kwento
Ang tangi ko lamang sasabihin sa inyong lahat na hindi natin dapat ginajudge ang isang tao base lamang sa kasalanang nagawa niya, sinadya man o hindi. May pinagdaraanan tayong lahat at wala tayong karapatang humusga sapagkat hindi natin alam kung ano ang tunay na pinagdaraanan nila. Salamat po sa pagbabahagi ng kuwentong ito, Ate Kat. Isa po itong karangalan sa akin para makapagbigay ng lessons sa iba. Salamat din sa lahat na nakikinig sa aking kuwento. Naway may natutunan kayo at sana ay ma-apply nyo ito sa inyong sariling buhay. Wakas!